More than 2 weeks since a deadly 7.6 magnitude earthquake hit the town of Wajima in Ishikawa, Japan, thousands of households still feel the impact of the New Year's Day disaster. As residents struggled to recover from the crisis, members of a Filipino community did not hesitate to step up and offer much needed assistance. We've arrived in Wajima City at the heart of the devastation of the powerful earthquake that happened on New Year's Day. There are also hundreds of Filipinos living here. That is why a Filipino organization, the Alalayang Aguila Japan Foundation, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, traveled all the way here to extend their help. Siyempre nakakatakot. Ano kasi noon, January 1, New Year's Day. So kaming mag-anak, nasa loob lang kami ng bahay. Tapos, nung una, mahina lang yung lindol. Tapos, parang okay na kasi palagi namang may ganon, mahina lang. Tapos biglang, ang lakas talaga na nakita talaga namin yung bumagsak na yung CR namin. Yung harap ng pintuan namin, nagbagsakan na. Tapos, nung tumahan na yung lindol, nag-announce agad na may tsunami nga daw. Tapos yun, tinawag ko, ininakyat ko yung dalawang anak ko. Tapos, hindi sila makalabas sa pinto. Kaya sabi ko, sinigawan ko na, sa bintana kayo, aakyat, ay doon kayo, lalabas kayo, ayun. Sa bintana sila lumabas, tapos lumabas agad kami ng bahay. Umakyat agad kami dito, kasi dito nga yung parang mataas na lugar. Kung baga, in case na mag-tsunami talaga, at least nandito kami. Kami naman, tama na mayroon sana kaming ipon-ipon mga anak ko, mga apo ko. Namimili kami ngayon dito sa supermarket. Ngayon, nung lumindol siya, nung una, okay lang. Nung pangalawa, nandun na. Talagang kumapit na kami. Para kaming bolang nag-iikot. Umiikot kami ng umiikot. Tapos nun, nakalabas kami ng supermarket. Pagkatapos, hindi na namin alam, hinanap ko na yung mga apo ko kung nasaan na. Nagtakbuhan na. Ayun na nga, may unraw na tsunami na darating. Kaya dito kami unang tumakbo dito sa Wadi Matsugako. Dito rin kami nagkita-kita ng mga anak ko. Yung mga pinamili ko, tinapong ko ng lahat. It can be remembered that a 7.6 magnitude earthquake shook the Noto region in Ishikawa Prefecture in the Sea of Japan, wherein the local meteorological agency immediately issued a tsunami warning in some of its coastal areas. The death toll has now reached over 200 in the past 2 weeks. Buildings and roads are still in ruins. The power line remains damaged, causing residents to endure the freezing temperatures. Until now, many people are still seeking refuge in evacuation centers here, including our fellow Filipinos. We are the Alalayang Aguila Japan under the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, firstborn Shoso Civic Organization from the Philippines. And we are here today para isagawa namin ang tunay na adhikain ng aming grupo, ang aming pagkakaisa sa pagtulong, of course, through the guiding principle of our organization, service, truth, strong brotherhood. So nagsama-sama po ang lahat ng club dito sa Japan ng Aguila para sa ganun ay maisagawa ang pagtulong na to dito sa Ishikawa. Unang tutulungan natin ay ating kalahi na Pilipino na nakatira dito sa Ishikawa Ken, lalo na dito mismo sa nasalanta mismo na sentro ng lindol. Hindi lang po lahat ng Pilipino kundi mga Hapon na nasama sa pagsalanta ng lindol. Kasi alam naman natin na lahat naman tayo dito, tayong mga Pilipino dito tayo nabuhay, nagtrabaho sa bansang Japan. Babawi po tayo sa pagtulong sa bansang Japan po. Isa po sa nag-udyok sa atin kung bakit tayo tumutulong sa mga Pilipino. Not only Pilipino yung mga naapektuhan ng tsunami, ng lindol sa Ishikawa. Karamihan po sa mga nandun, nasa more than 15,000
na mga SSW and trainee yung affected, which is kami po, ang business po namin dito is to support ng mga SSW. On Saturday, the group started preparing relief goods such as winter clothes, blankets, water, toiletries, and foods that consist of cup noodles and bread, among other things. Because of the slippery road covered with snow, the group traveled for more than 9 hours from Nagoya to the town of Wajima to deliver the much-needed relief goods to the affected areas. ano, 元旦から、地震に見舞われて、大変な状況だと思いますが、本当に穏やかに正月を過ごし見えて、地震によって本当に大変な状況だと思いますが、なんとか皆さん乗り切って頑張って、一日も早く前の生活を取り戻すように、頑張ってください。岐阜から応援してます。Yung mga pamimigay po natin ngayong araw na ito, may mga pagkain po. Meron din tayong mga damit, mga kapal na damit, kumot na kailangan ng mga kapwa natin dito dahil sobrang lamig. Mamimigay din po tayo ng mga toiletries, mga tissues, mga cotton buds na gamit po sa personal use po nila, na kailangan po nila. Meanwhile, Prime Minister Fumio Kishida also traveled to the city of Wajima to offer words of encouragement to the victims and promised to support them. In the end, the chairman of the group called on all the Filipino community here in Japan to unite and work together in helping our fellow man. Naayayahan po natin ang ating pang mga kababayan, ang mga kapatid namin sa organisasyon. Magtulong-tulong po tayo. Hindi lang po ito yung una at pangalawang pagseservisyo natin dito. Tulad po ng ating nalaman, may mga kapatid po talaga tayong Pilipino na nasunugan ng bahay. At yan po yung pangalawang mission natin, na yung matulungan natin yung ating mga kababayan na nasunugan na nagnanais lumipat sa ibang lugar. At para makapag-umpisa ulit ng kanilang pamumuhay, may mga nangangailangan po, tulad po ng sinabi ng ating edita, may mga nangangailangan po ng refrigerator, lutuan, mga kagamitang pangbahay para po makapag-umpisa ulit ng panagbagong buhay. So sana lahat ng Pilipino, every organization, Filipino organization, tulong-tulong po tayo, tulong-tulong po kayo, kahit na kayo, kung kilala nyo po, kung may mga kilala kayo dito na nais nyo pong, na pwede nyo pong tulungan. Tulungan po natin sila. The group also thanked SMNI and Pastor Apollo C. Kibiloy of the Kingdom of Jesus Christ for their time in covering the situation in Wajima with an aim to spread awareness of the ongoing plight and struggles of the victims in affected areas. Maraming salamat po sa SMNI, lalo-lalo na po kay Pastor Kibiloy. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, sa pagbisita at pagdalaw dito. For God and my beloved country, Shun Matsui, SMNI News, Japan.